Hello! Magandang gabi sa atin mga kapatid. Magandang good evening po at welcome tayong lahat muli sa ating gawain. Welcome po sa isang gabi na punong-puno ng pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos mga kapatid. Kamusta po kayo? Welcome sa episode 43 ng ating Sir Lopet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. Mga kapatid, sa gabi narito ang ating text. 1 Samuel 21:9, sumagot ang pari, "Ang tabak lamang ng Filisteong si Goliath na pinatay mo ang narito, nababalot ng damit at nakatago sa likod ng ephod na nakasabi, kunin mo kung gusto mo. Iyan ang pinakamainam. Ibigay mo sa akin," sabi ni David. So, episode 43 mga apatid, welcome po. Episode 43, Sandata. Sandata. Sa panahon ngayon mga apatid, marami tayong mga bagay na ating sandigan, mga bagay na ating inaasahan, mga bagay na pinaniniwalaan natin magiging sandata natin laban sa panganib, sandata laban sa kalungkutan, sandata laban sa anumang bagay na nagdudulot ng pag-aalala sa atin mga kapatid. At sa gabing ito, ating alamin kung paano nakuha ni David yung kanyang sandata at ano ba itong sandata niya na to. Meron ba itong sentimental value sa kanya? Meron ba itong halaga? Meron ba itong purpose? At purihin ng Diyos sa gabing ito at tulungan niya tayo na maunawaan ito upang ito yung maging kagamit-gamit sa ating mga buhay. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Hallelujah. Maraming salamat Lord. Muli, patuloy kaming naglilingkod sa inyo sa gabing ito. Lord, we pray Panginoon, nabigyan niyo kami ng karunungan at kalaasan na kailangan namin, Panginoon. Panatilihin niyo po ang aming puso na handa mo po kumbaba, Panginoon, sa inyo upang kami makapaglingkod sa inyo ng merong malinis na puso. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Ay pagpalaan niyo lahat ng mga kapatid na makakasama namin sa gabing ito sa mga makakapanood ng video nito live man o hindi. Lord, pagpalaan niyo po sila. Tunay nga, na sa inyo namin binabalik lahat ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Magandang good evening mga kapatid. So, sa mga nais pong magbasa ng Biblia, kasama ko po. No? Ngayong gabi, sama-sama tayo. No? So, sa episode 43 po tayo ngayon ng ating programa, Sir Lopet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. Episode 43, Sandata po mga kapatid. Ito yung makikita sa 1 Samuel, sa Old Testament po. 1 Samuel chapter 21, verse 9. So, balik lang po tayo sa 1 Samuel chapter 20. Ano bang nangyari? So, sa binasa natin kagabi, buong chapter ng 1 Samuel chapter 20, medyo malungkot yung ending dahil nag-separate ways itong si Jonathan na anak ni Haring Saul at si David na kung saan itong dalawang to mag-best friend na sana. Kaso nga lang, si Haring Saul matindi yung pagkaingit niya kay David dahil kinakabahan na rin siya kasi ito yung susunod na magiging hari ng Israel. At ang gusto sana ni Haring Saul, syempre yung anak niya na si Jonathan. Kaso, si Jonathan, okay na sa kanya yon na best friend niya si David. Kaya, dahil doon, merong death threat, gustong-gustong patayin ni Haring Saul si David. At, syempre, alam niyo po yun mga kapatid, kapag tayo ay nasa bingit ng kamatayan o kapanganib mga kapatid, kapag alam ng Diyos na meron pa siyang pangako para sa atin, handa niya tayong ingatan at ilalayo niya tayo sa anumang uri ng kapahamakan. Kung tayo mananampalataya sa kanya, no? Kasi kung meron tayong pananampalataya, may kasama yung gawa, mga kapatid. At syempre, di naman sapat na nananampalataya lang tayo sa Diyos. Kailangan, ginagawa rin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngayon, dito tayo sa 1 Samuel chapter 21 dahil tumaas nga si David nun dahil ang ending is naghiwalay na sila ni Jonathan. So, mas mabuti pa na maghiwalay na lang muna sila and meron silang sumpaan, may pangako sila dun sa pinag-aralan natin kagabi na kahit na hindi nabuhay si Jonathan sa panahon na maghari si David, ingatan ni David yung sambahayan ni Jonathan. So, grabe, napaka-touching nung senaryo na yon. Ngayon, sa gabing ito, si David ay nagpunta sa Nob. So, yung lugar is N-O-B. Nagpunta si David sa Nob at nagtuloy siya sa paring si Ahimelek. Okay, so sa Bible kasi mga apatid, meron ding tao na ang pangalan naman ay Abimelek. So, ito naman si Ahimelek. Ngayon, itong si Ahimelek, ito yung typical na mga tao na kinakabahan o natataot. Kasi, sinulubong siya nito at nainginig na tinanong. So,
pagkakita ni Ahimelech kay David, eh, parang nanginginig-nginig siya. No? Ang tanong sa kanya, wala ang kasama? Bakit ka nag-iisa? So, ibig sabihin, parang nag-overthink na ito si Ahimelech, no? Na kung minsan ganun din tayo, di ba? Pag may narinig lang tayo na balita, o kung anong chismis, di ba? Ang dami na nating naisip agad-agad, ang dami na tumakbo sa isip natin, ang dami-dami nang naglaro na, ay baka ganito yung mangyari, ay baka ganyan, baka iwan niya ako, baka magalit siya sa akin, baka, ang dami, tapos simpleng senaryo lang naman. Ngayon, sinalubong siya nito at nanginginig na tinanong, wala ang kasama? Bakit ka nag-iisa? Kasi nakakaano yun, di ba? Nakakatakot yun, mga kapatid. Kapag may kilala tayong tao at siya naman ay laging maraming kasama, and then all of a sudden, bigla, mag-isa siya. Mapupuno talaga ng tanong yung isip mo, ano nangyari? Nasaan napunta yung mga kasama mo? Verse 2, makikita natin dito, mga kapatid, na si David, nung panahon na to ay talagang, masasabi natin ito ay isang white lie, no? Talagang nagsinungaling siya. Sumagot si David, inutusan ako ng hari at ayaw niyang ipasabi kahit kanino. Parang may special mission, no? Iniwan ko ang aking mga kasama. Nagpapahintay ako doon sa kanila. So, alam naman nating lahat na wala namang special mission na pinapagawa yung hari kay David. Ang ginagawa niya ay tumatakas siya. Dahil nga, gusto niyang iligtas yung buhay niya. Dahil pag hindi, eh baka tamaan na talaga siya ng sibat. Dahil sa mga previous chapters na binasa natin, eh talagang yung pagkaasibat nga kay David, eh bumuon yung sibat sa dingding. So, ibig sabihin, ang lakas ng puwersa nun. So, nag-iingat na rin si David. So, mga kapatid dito, no? Minsan sa buhay natin, no? Hindi talaga natin maiwasan yun, no? Na tayo ay nakakapagsabi ng mga bagay na hindi totoo, no? Pero kailangan maging malinaw sa atin, ano ba yung purpose noon, no? Ano ba yung purpose? Kasi may mga bagay sa may mga time sa buhay natin na nagagawa nating magsinungaling. Pero ano, para saan? Para saan tayo nagsisinungaling, no? Ito medyo mababaw lang na example, mga kapatid. Kung kayo po naranasan niyo nang magpa-inject nung hindi pa uso yung bakuna ng para sa COVID, no. Naalala ko 'yon, nung nagpabauna ako nung elementary yata yon. Ang sabi nung doktor, hindi to masakit. Parang kagat lang to ng langgam. Di ba? Pero alam naman nating lahat na kapag first time mo ma-experience yung injection, no, hindi naman talaga kagat ng langgam. Mas masakit pa kung tutuusin, no. Ngayon, sinasabi lang yung bagay na yon para kahit paano kumalma tayo, no. Mas kumalma yung pakiramdam natin, no. Yun yung isang mababaw na pagpapaliwanag diyan. Isa pa pong example yung kay Rahab, no, kung naalala niyo, kung napanood niyo yung live video natin nung nakaraan September 24, no, nung birthday ko, no, sa gawain ng mga kabataan-bataan for square root, yung tungkol kay Rahab. Eh doon, nagagawa ng white lie si Rahab dahil sinabi niya na yung mga espiya ay umalis na, tapos sundan na lang ng mga humahabol. Pero si Rahab, during that time, hindi naman talaga totoong nakataas yung mga espiya. Ang ginawa niya, pinagtago niya doon sa may bubungan ng bahay niya. At tinakpan niya ng mga lino, mga ganun, mga dayami, ganun, tinaip niya. So, nagsinungaling siya doon. Pero, yung purpose, mga kapatid, no? Kasi, higit sa lahat, Diyos naman ang nakakaunawa sa atin. Pero, syempre, ang number one, ang number one point is, hanggat maaari, huwag na huwag tayong magsisinungaling. Ngayon, may mga times sa buhay natin na kailangan takpan natin yung katotohanan para sa mas magandang purpose. Meron kasing mga tao na tatakpan yung katotohanan para talagang maging safe sila para sa ano, halimbawa, sa simpleng mga batas, di ba? Pag mayroong batas na pinapatupad, tapos may tatakpan natin, so tatakpan mo yung katotohanan. So, that's something na hindi na ayon. So, itong mga pangyayari kasi na ito, medyo mabababaw naman po ito, mga kapatid. Kasi, inutusan ako ng hari. Sumagot si David, tinanong siya, wala ang kasama? Ba't ka nag-iisa? Sumagot si David, inutusan ako ng hari at ayaw niyang ipasabi kahit kanino. Iniwan ko nga aking mga kasama. Nagpapahintay ako doon sa kanila. Pero hindi naman talaga siya sinugo ng hari. Ngayon, si David gutom na. So, ano bang makakain dyan? Bigyan mo ako ng limang tinapay o kahit anong nariyan.
So hindi tiyak dahil nga siguro first time lang ni David makapunta sa lugar na yon. So hindi niya matiyak kung anong may pagkain doon. So pero nag-specify siya kung merong limang tinapa diyan, pengi. O kung ano man nandiyan, pengi ako. Ngayon, verse 4, dahil itong si Ahimelek ay pari nung panahon na yon. So sila yung pinagkaatiwalaan na maghumarap lamang sa Diyos, no? So nung panahon ng Old Testament, ganun po. Yung mga tao, hindi sila directly na nakaharap sa Diyos, kundi yung mga Levita lang, yung mga pari lamang na nabigyan ng ganong katungkulan sa mga lahi ni Israel, yung tribes of Israel. Sinabi ng pari, walang tinapay dito kundi ang panghandog. So yun, ganun yun ng panahon, mga kapatid. So maaari tayong maghandog sa Panginoon, sa Diyos noon, sa pamamagitan ng tinapay. Kaso nga lang, yung mga pagkaing panghandog, hindi pwedeng kainin ng mga normal na tao lang o yung mga tao mismo, no? Ngayon, ito yung kondisyon. Maaari ko itong ibigay sa inyo kung ang mga kasamahan mo ay hindi sumiping sa babae bago magpunta rito. So dito, pinapakita rin, mga kapatid, kung gaano kahalaga yung konsepto, yung ideya ng Diyos about sex, no? Yan. Kasi yun ay isang banal na seremonya sa pagitan ng dalawang mag-asawa. Ngayon, maaari ko itong ibigay sa inyo kung ang mga kasamahan mo ay hindi sumiping sa babae bago magpunta rito. So, parang itinuturing na hindi karapat-dapat, no? Hindi naman marumi, kundi hindi sila karapat-dapat kumain ng mga handog na yon. Ngayon, sumagot si David, ang totoo, hindi kami sumisiping sa babae kapag may laad kami. Kahit pangkaraniwan lamang. Ngayon pa kaya na di karaniwan ang laad namin. So parang nasabi ni David is, bibigyan mo ba ako o hindi? Bibigyan mo ba ako o hindi? Parang ganun. Pero sinabi rin ni David yung katotohanan na hindi talaga nila ginagawa yung ganung bagay. Verse 6, at ibinigay ng pari kay David ang tinapay na panghandog sa harapan ni Yahweh upang ang mga ito ay palitan ng bago sa araw na iyon. So, okay lang din naman kasi nung araw na iyon, nagkataong naroon si Doeg na Edomita, ang pinakapuno sa mga pastol ni Saul upang sumamba kay Yahweh. So, ibig sabihin, implied na meron na rin dalang panghandog yon and then ipapalit dun sa ibinigay kay David. 1 Samuel 21:8. Tinanong pa ni David si Ahimelech, wala ka bang sibat o tabak dyan? So, nung una, ang hinahanap lang ni David ay pagkain. Pero since siya ay tumakas doon, naghiwalay sila ni Jonathan, wala siyang dalang anumang armas or sandata. Kaya tinanong niya si Ahimelech, wala ka bang sibat o tabak dyan? Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata sapagkat madalian ang utos ng hari. So, nagdagdag na naman siya ng alibay niya. Hindi ako nakapagdala ng sandata kasi, para magawa akong mabilis yung utos ng hari. Hindi na ako nagdala ng sandata para madalian lang. Ngayon, kunin natin yung konteksto, mga kapatid. Para saan po ba ginagamit ang sandata? Para saan ginagamit yung sandata, mga kapatid, sa buhay natin? Good evening po sa mga kasama natin dito. Maaring napadaan lamang po kayo and sana mag-stay po kayo. No? Ito po ang pinag-aaral natin ay ang salita ng Diyos at nandito tayo ngayon sa punto ng buhay ni David. No? Ni David. So yung sandata, mga kapatid, saan ba natin ginagamit yon? So basically, ang sandata, anumang uri ng sandata, ginagamit natin yan to defend ourselves, syempre. Didepensa mo yung sarili mo pag merong panganib, no? Hindi po tayo gumagamit ng sandata para ipakita na ako ang siga, meron akong tirador. Siga ako, meron akong sulpak. Siga ako, meron akong shotgun. Hindi ganon. Ginagamit lamang natin yung mga sandata kapag merong panganib, no? Kapag merong danger, no? In the surroundings, no? Kaya nga yung mga iba, no, nagpa-purchase talaga sila at pinapa-register nila yung mga baril, yung license yung baril, no? For safety, kasi kung minsan merong magnanakaw or basta may mga something na magano'n, emergency purposes. Kaya meron silang mga sandata. Ngayon, typically sa atin, tayo ay nangangailangan ng sandata kapag tayo ay merong pagsubok na hinaharap, no? So, dalhin natin to sa buhay natin, mga kapatid. Ano ba yung tinuturing natin na sandata kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok? No. Ikaw, kapatid,
ano yung ginagamit mong sandata, no? Kapag dumarating yung mga pagsubok sa buhay mo. Ano? 'Di ba? Kung minsan sa atin, madali lang sabihin na pag may mga pagsubok, nagpe-pray ako. Pag may mga pagsubok, mas lalo akong nananampalataya sa Diyos. Tama 'yon. Tama 'yon, mga kapatid. Pero maraming sa ating mga kapatid, syempre, may sarili-sarili silang mga pamamaraan pag mayroong mga pagsubok. Halimbawa, pag may pagsubok, ano, itatawa ko lang 'yan. Pagkatapos tumawa, may pagsubok pa rin, 'di ba? Pag may pagsubok, ano lang 'yan? Kain lang ng marami. Malalampasan din 'yan. Eh paano 'ko yung problema pagkain nga eh. Oh, tapos may mga kapatid tayo na pag may pagsubok, ano lang 'yan? Mag-share ka lang, magkwento ka lang at may maikinig sa iyo. Oh, tama naman po 'yon, yung sa, pag may naikinig sa atin sa mga problema natin, nababawasan yung ano, yung sakit, no? Yung sakit na nababawasan. Pero hindi naman talaga 'yun yung full solution para mapagtagumpayan natin kung ano man yung pagsubok na 'yon. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, episode 43 Sandata. Tignan natin kung ano tong sandata na ibibigay ni Ahimelech kay David. Tinanong pa ni David si Ahimelech, wala abang sibat o tabak dyan? Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata sapagkat madalian ang utos ng hari. Verse 9, sumagot ang pari. And ito na po yung last verse natin sa gabing ito, mga kapatid. Maiksi lang po tayo. Sumagot ang pari, ang tabak lamang ng Filisteyong si Goliat na pinatay mo ang narito. Nababalot ng damit at nakatago sa likod ng ephod na nakasabit. Kunin mo kung gusto mo. Iyan ang pinakamainam. Ibigay mo sa akin, sabi ni David. So, di ba mga kapatid? Mahabay binasa ko, isa-isay natin. So, balikan natin. Si David ay tumakas kay Haring Saul dahil lagi siyang sinisibat or gusto siyang patayin dahil siya yung susunod na hari ng Israel. At ang gusto ni Saul ay yung anak niya yung maging hari, si Jonathan. Eh si Jonathan, best friend niya naman si David, so tanggap niya na. Okay lang sa kanya yun kung si Haring kung si David ang magiging susunod na hari ng Israel. So sa pagtakas niya, napunta siya dito sa Nob. Na kung saan dito sa Nob, eh meron siya nakausap na pari, si Paring Ahimelech. And nung una, hinihingi niya lang ipagkain. So to make it short, binigyan siya ng pagkain. So nung ano na, nung nakakain na siguro siya, ang sunod niya naman na hinanap ay yung ano, susunod niyang hinanap ay yung mismong sandata, no. Ngayon mga kapatid, sa paghahanap niya ng sandata, ito yung ibinigay sa kanya ni Ahimelech. Sabi niya, ang tabak lamang ng Filisteyong si Goliat na pinatay mo. Hindi niyo po mga kapatid, na pinatay ni David ang narito. So, balikan natin, no? Si David ay isang hamak na pastol lamang ng mga tupa, pero may kakaibang katapangan at kababaang loob. So, nung matagumpay niyang nagapi si Goliat, napatay niya, napaslang niya sa pamamagitan ng lakas na kaloob sa kanya ng Diyos at yung kanyang pananampalataya sa Diyos, no? Bukod sa napatay niya sa pamamagitan ng tirador, pinugutan niya pa ng ulo. Now, yung sandata ni ano na yon, ni Goliat nung panahon na yon, syempre, mabigat pa yon o malaki pa para sa isang batang David. So, dumating yung panahon na lumipas ang mga ilang taon, no? At nangailangan si David ng kanyang sandata nitong mga panahon na to dahil wala na siyang sandata dahil na tumakas siya, wala siyang dalang kahit anong espada o sandata man lang. Ngayon, ito palang tabak ni Goliat eh nandito sa pangalaga ni Paring Ahimelech, no. Kaya sabi niya, para sabi niya, wala dito eh, wala akong makitang ibang sandata dito eh. Pero ano pala, meron pala dito isa. Yung tabak lamang ni Goliat na pinatay mo ang narito. So, ibig sabihin nakatabi, nababalot ng damit at nakatago sa likod ng ephod na nakasabit. Kunin mo kung gusto mo. Iyan ang pinakamainam. Ibigay mo sa akin, sabi ni David. At doon po nagtatapos ang ating verse. Hindi po yung programa na yung verse. Ngayon, ano po yung application, reflection nito sa buhay natin, mga kapatid? Yung event po na natalo ni David si Goliat, nandun na po yun sa nakaraan. Amen po ba? Nasa nakaraan na yun. Nasa nakaraan na, tapos na.
merong tagumpay si David na napagdaanan niya sa nakaraan. Amen, mga kapatid. Ngayon, sa buhay natin, mas kumakabit sa nakaraan sa atin yung mga sakit, eh, diba? Sinaktan niya ako, pinaluha niya ako, nabaon kami sa utang, iba-iba, nawalan ako ng trabaho. Yun yung mga mas natatandaan natin, eh, no? Yung mga sakit, no? Pero mga kapatid, huwag natin hayaan na matakpan tayo nung ganong pag-aalala, na iniisip natin yung nakaraan na hindi maganda, no? Ba't di kaya subukan din nating tignan yung mga tagumpay na napagdaanan natin, mga tagumpay na naranasan natin sa nakaraan? Kasi, yun ang nagsilbing sandata ni David nung mga panahon na to, itong binabasa natin. Kasi nung naghahanap na siya ng sandata, walang maibigay si Ahimelech sa kanya maliban lang doon sa sandata, sa espada ni Goliath na dati ay napatay niya. Diba? So, nakaraan naman na yun, eh. Nakaraan na yun, natalo niya si Goliath. Pero mga kapatid, yung experience nandun pa rin, no? Yung karanasan ng pagtatagumpay at yung mismong sandata ni Goliath. At alam niyo po mga kaibigan, no? Malalim po ang application kasi nito, eh. Tignan po natin, si Goliath ay kalaban, di ba? Kaaway si Goliath. Pero noong mga panahon na to, ang naging sandata ni David ay yung sandata ng kaaway. Di ba? Naiintindihan po ba natin, mga kapatid? Medyo malalim to, no? Ibig sabihin, alam na natin, no, yung mga pagsubok ibinibigay sa atin ng Diyos, no? At kung minsan, parang pairamdam natin, parang lalong tayo naghihirap o lalong tayo na pinapahirapan. Pero mga kapatid, marami tayong sandata na pwedeng makuha sa lahat ng pangyayaring yon. Na kung saan, magagamit natin sa kasalukuyan, no? Halimbawa na lamang po, kung sa nakaraan ay tayo ay nakaranas na mawalan ng pananalapi, pera, literal, pwede nating balikan yun, yung pagsubok na yun, at ating aralin ano ba ang naging dahilan kung bakit nakaranas ako ng kakapusan dati. Ano bang ginawa ko noon? Diba? At kung paano ko yung napagtagumpayan? Paano ako nakabangon mula doon? Kasi sigurado, mauulit lamang po yun. Mangyayari pa rin yun kahit minsan, kahit iwasan natin. Nangyayari pa rin siya, mga kapatid. So, kung hindi natin i-appreciate yung mga tagumpay na nangyari sa nakaraan, katulad nitong ginawa ni David, paano tayo makaka-move on? Paano tayo makaka-move forward, mga kapatid? Diba? Kaya dito, sa madaling sabi, yung hawak na sandata na ngayon ni David ay yung sandata ng kaaway niyang si Goliath. Di ba? Kaya sa atin, mga kapatid, alam ko po, alam ko po na sa bawat isa sa atin, meron tayong mga tagumpay, meron tayong mga pagsubok na pinagdaanan dati. At yung Diyos ang nagkaloob sa atin ng tagumpay. So, ang tanong ko ngayon, kapatid, paano mo napagtagumpayan yon? Kasi, mga kapatid, kung ano man po ang sagot nyo, maaaring yun po ang maging sandata nyo sa panahon ngayon. Amen. Hallelujah. Halimbawa, nung may matindi akong kinakaharap dati, ang ginawa ko nun ay humingi ako ng tulong sa mga sa magulang ko. Humingi rin ako ng tulong, lalo tigit sa Diyos. At binigay ng Lord yung tagumpay ng mga panahon na yun. Hindi naman nagbabago yung Diyos, mga kapatid. So, kung tayo ay lumapit sa Diyos dati, lalo tigit sa lalo sa panahon ngayon ng pandemya, mas dapat tayong lumapit sa Diyos, no? Mas nararapat sa panahon na to na lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. At wala tayong ano doon. Wala tayong dapat panghinayangan o hindi tayo dapat mahiya sa Diyos, mga kapatid. Gustong-gusto nga ng Diyos na tayo ay lumalapit sa kanya, no? At handa niya tayong pagpalain, handa niya tayong i-bless habang tayo nabubuhay, mga kapatid. Kaya tandaan po natin na yung mga sandata o yung mga tagumpay na naranasan natin sa nakaraan, mga kapatid, maaari po natin yung gamiting sandata sa panahon ngayon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Ayan po ang ating episode 43, sandata, no? Na kung saan si David ay naghahanap ng kanyang sandata dahil nga tumakas siya kay Haring Saul, at ang ibinigay sa kanya ni Paring Ahimelech ay yung sandata na hindi sa kanya. Sandata ni Goliath, Filisteo,
na napatay ni David sa nakaraan. At yon, yon ang kanyang sandata sa kasalukuyan. Purihin ang Panginoon mga kapatid. I hope tayo po ay pinagpala sa gabing ito. At malaking ano po yun, malaking application po ito sa buhay natin. Kung minsan nauubusan na tayo ng solusyon, nauubusan na tayo ng salita, nauubusan na tayo ng mga naiisip na pwedeng gawin upang malampasan ang isang pagsubok, ang isang problema, isang suliranin. Pero mga kapatid, try nating tumingin pabalik dun sa nakaraan ng mga tagumpay natin. Kasi kung minsan, nauulit lang yung pagsubok mga kapatid, nauulit lang yung problema. Medyo ibang level na ngayon kasi tumatanda tayo, nag-iiba-iba na lang yung level. Pero yung pagsubok, parang ganun pa rin. So, maaari po natin gamitin yun mga kapatid na sandata para sa kasalukuyan. Lalo sa panahon ngayon. Kung nung wala pang pandemic, tayo ay nananalangin, nagpe-pray, umaawit sa Panginoon, nagpupuri sa Kanya, eh mas lalo ngayon. Mas magpuri tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kung dati, natutunan natin na magtipid ng ating kaperahan, pananalapi sa tahanan, lalo ngayon, matutunan din natin magtipid, no? I-prioritize natin yung mga kailangan. Kapag hindi naman kailangan, eh, huwag muna umorder sa Shopee. Dahil, kayo na po'y bahala din, mga kapatid. No? So, yun lang po. Sa gabing ito, tinuruan tayo ng Diyos na yung mga nakaraan nating tagumpay, mga kapatid, pwede natin maging sandata sa kasalukuyan. Ito, dito lang sa kasalukuyan na pinagdadaanan natin. Kaya, magandang gabi po, mga kapatid. patuloy tayong manalangin. Pag-pray natin, mga kapatid natin. actually, kagabi, lumindol, no? So, kung nakikita nyo, mga kapatid, hindi naman kasi ibig sabihin na nag-pray tayo na ilayo nyo po kami sa anumang kapahamakan, eh, hindi na lilindol, hindi na, mangyayari pa rin yan kasi mga natural calamities yan, eh. Ang pinakamahalaga, mga kapatid, walang napapahamak sa atin. Okay lang, lilindol lang, pero payapa yung kalooban natin, hindi tayo nagpapanik, no? Kasi nga, yun ang purpose ng prayer, mga kapatid. Nagpe-pray tayo, although pinagpe-pray natin na, Lord, huwag nyo, hindi naman tayo nagpe-pray na, Lord, huwag nyo palindulin sa buong magdamag eh. Ang pinagpe-pray natin na ilayo tayo sa anumang uri ng kapahamaan. So, ibig sabihin, maaaring lumindol, pero hindi tayo mapapahamak. Yun. Ang magnitude nun, yung pinakamalakas ay saan daw? Saan daw? Sa Manila ba o sa Mindoro? So, mahalaga, iningatan pa rin tayo ng Diyos. No? At ayan, September ngayon, papunta ng panahon ng Kapaskuhan, pero ang init, mga kapatid. No? Eh, kala mo summer. So, yun. Purihin ang Diyos at iniingatan niya pa rin tayo. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, tayo manalangin mga kapatid. patuloy, pag-pray natin yung mga kapatid natin. Samusari kasi yung dahilan kung bakit nade-depress. Na merong stress, merong anxiety, merong nakakaranas ng overthinking ang mga tao. Kaya patuloy na pinagpe-pray sila. Ganun din yung may mga karamdaman, mga kapatid. patuloy yun. Lagi tayo magpe-pray, mga kapatid. tayo manalangin, Lord, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa panibagong aral na ibinigay niyo sa akin, Panginoon. Natunay nga, lahat ng aming mga tagumpay sa mga nagdaang panahon ng aming buhay, Lord, ay magagamit namin, Panginoon, upang maging magsilbing aming sandata sa hinaharap, Panginoon. Upang kami ay makasabay sa pagbabago ng panahon, Panginoon, sa pagbabago ng mga pangyayari sa buhay namin. Matunay nga, upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyo sa kabila ng lahat ng mga nangyayaring ito. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy namin pinapanalangin yung mga kapatid namin, Panginoon, na nababalisa, nag-aalala, nalulungkot, nag-aalinlangan, Panginoon. yung mga walang katiyaan sa kanilang mga kinabukasan, Panginoon, Lord. We pray, mga kapatid namin na merong nakaranas ng stress, depression, anxiety, and overthinking, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na kayo mismo ang magbigay ng kapayapaan sa kanilang puso, Panginoon. Kagalaan, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. At patuloy kayong kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Alam namin na lahat ng bagay nito ay nangyayari, Panginoon, upang mas ma-realize namin, Panginoon, kung gaano kayo kadakila sa aming mga personal na buhay, Panginoon. Sa aming mga kanya-kanyang buhay, Panginoon. At sa paraan nito ay, Panginoon, ay mas lalo naming mapagtibay, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo. Maraming salamat, Lord. We pray, Panginoon, na igawad nyo rin po ang complete healing and recovery, Panginoon,
sa mga kapatid namin na kasalukuyang dumaranas ng iba't ibang karamdaman, externally and internally, Panginoon, sa kanilang mga organs. Maraming salamat, Lord. We pray also yung mga kapatid namin na kasalukuyang na-confine sa mga ospital, Panginoon, mga nag-aalala para sa kanilang mga hospital bills, Panginoon. We pray, Panginoon, na kayo mismo ang mag-provide, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan. At kami naniniwala, Panginoon, na sa mga bagay na inyong gagawin sa kanilang buhay, Panginoon, ito'y magsisilbing paraan, Panginoon, upang mas dumami pa magpapasalamat, magpupuri, Panginoon, at maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Lord. Tunay nga po na loobin niyo maging testimony, Panginoon, maging testament para sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang kagalingan ng aming mga kapatid, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And sa gabing ito, Panginoon, patuloy namin pinapanalangin lahat ng aming mga kapatid na nakakasama namin sa live video na ito, Panginoon. Yun din ang mga napapadaan, Panginoon. We pray, Panginoon, na bawat salita niyo, Panginoon, ay maging daluyan ng pagpupala para sa kanila, Panginoon, na matouch nito ang kanilang situation, kalagayan sa kasalukuyan, Panginoon. And we pray, Panginoon, na patuloy kayong magpala sa kanilang mga buhay. Hallelujah. And I pray din, Panginoon, na ang inyong lingkod, Panginoon, patuloy niyong gamitin ng instrumento, Panginoon, habang ako'y nabubuhay, Panginoon, habang ako'y may hininga, Panginoon, ay patuloy niyo akong gamitin, Panginoon, upang maibahagi lamang at maipahayag ang inyong salita at wala akong kukunin na anumang dami ng kaluwalhatian mula sa bagay na ito, Panginoon, at patuloy na ito'y ibinabalik ko lamang sa inyo. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, at sa gabi, tunay nga, sa gabing ito, Lord, we pray, Panginoon, na patuloy niyo aming ingatan, Panginoon. We don't pray, Panginoon, na huwag magkaaroon ng anumang natural calamities, Panginoon. Ang pinapanalangin namin, Panginoon, ay kung mangyari man ang mga bagay nito, Panginoon, ay patuloy niyo aming ingatan, Lord, na hindi kami magpanik, hindi kami mag-alala, Panginoon, sapagkat ang buhay namin ay nasa inyong mga kamay. Maraming salamat, Lord, ilay niyo kami sa anumang kapahamaan, gawa ng kaaway naming si Satanas sa gabing ito, Panginoon. Ibaba niyo po ang milyon-milyong anghelo pang samahan kami sa aming pagpapahinga upang ma-restore, Panginoon, ang mga kalaasang nawala sa maghapong pagkilos, pagdatrabaho at paghanap buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Patuloy nga po, nasamahan niyo po kami upang bukas ay sama-sama naming salubungin at saluhin muli ang mga biyaya, pagpapala, mga plano at pangako ninyo sa bawat isa sa mga inyong mga anak, sa mga nagpananampalataya at umiibig sa inyo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, at sa inyo namin ibinabalik lahat ng pinakamataas na papuri, pasalamat, pagluwalhati at pagsamba. Tangin lamang sa pangalan ni Jesus. Tayo magsabi ng amen, mga kapatid. And amen. Amen. So, yan po, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang good evening. Para po sa mga nais manood ng ating mga previous live videos, nandun po yun sa ating Facebook page na Tenacity. Nandun. Kung hindi nyo pa po na-like, maaari, pwede nyo pong i-like, mga kapatid, para updated po kayo sa mga post natin. And nandun po tuloy-tuloy, episode 1 to episode 43. And share ko po itong video na to doon. So, yan lamang po, mga kapatid, muli sa episode 44. Magsama-sama tayo muli bukas. Mga kapatid, sa gabay, presensya at kagalaang nagmumula sa ating Panginoon. Maraming salamat, mga kapatid. Mag-ingat po tayo palagi. This is Servant Lupet. Nagsasabi na, ingat nasan ka man. God bless you and goodbye. Stay safe. Goodbye for now, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.